Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sentimiento ni Jinggoy sa Commission on Human Rights. Ikaw naman talaga, Jinggoy, sentimiento ka pa. May sentimiento ka pa, Jinggoy. Ay, sa bagay, may dahilan para mag-sentimiento si Senator Jinggoy. Ganon din si Senator Bong Revilla. May sentimiento ho sila sa Commission on Human Rights. Ngayon, isa pa rin ob-ob at isa pa rin eng-eng na dilawan humihirit. Mihirit sa kanilang kaeng-engan at kaob-oban na pagiging chairman ng CHR. Sino ho ba to? Alam niyo na ho siguro. Ang showbiz at madaldal at maangal na dating senador na si Jinggoy nasa loob ng pita ng Kampo Krame noon, sabi niya, abay, ngayon mula akong dinalaw sa 3 taon na kaming nakakulong. E samantala si Dilima, 1 buwan pa lang, idinalaw na. Ito ho'y matapos ibulalas ni Jinggoy sa media ang kanyang sentimiento nung siya'y binisita ni Gascon sa kanyang piitan nung siya'y nakakulong pa sa Kampo Krame. Ngayon, malaya na siya. Ito kasi ang dahilan. Aksidente. Aksidente lang ang pagbisita ni Gascon, ang CHR chairman, kay Jinggoy. Kumbaga, napilitan na lang pasadahan at daanan itong si Jinggoy nitong si Gascon sa kanyang selda. Hindi naman talaga pakay ni Gascon si Jinggoy nung siya ay nakakulong noon. At yung isa pang artista na senador na kasalukuyan naghahimas din ng matatabang rehas na si Senator Bong, Senator Jinggoy, hindi ka ang pakay ni Chito Gascon na bisitahin. Yung babaeng senador na medyo, I don't know, magkatabing mang selda niya, malayo ng konti. Alam naman natin, sabi mo nga, wala pang 1 buwan nakakulong, binisita na ng Commission on Human Rights. Anong ibig sabihin noon? Jinggoy, hindi ka dilaw. Si Bong, hindi ka dilaw. Si Laila Putakera ay dilaw. Naturalmente, ang CHR, ang Secretary General ng Dilaw, nakasalukuyan, ayaw pa rin magbitiw, kapit ko sa pwesto, kahit na anong sasabihin mo, talagang pakalmok, pakapala na lang ng mukha. Ngayon, kaya para sa akin, sasabihin ko sa iyo, Jinggoy, Senator, anyway, wala ka naman, wala ka na, out na yung term mo, Huwag ka na magtampo, tigilan mo ng tampororot mo, although nagsalita ka, eto, laya ka na. Ano pa bang kinakailang atungal mo? Samantalang ang pobreng si Laila, naghihimas na matatabang rehas, nagtsatsagang kumain ng saging na saba sa umaga. Kung walang-wala na, kahit na papano, patuloy ang kanyang pagpupuputak-putak sa loob ng selda. Naririnig nyo ngayon. Banat ng banat kay Digong at tinatawag na mass murderer si Digong. Alam nyo kasi, iisa lang ang katawagan kay President Digong na mga nasa hanay ng sinasabing kumukontra. Ang salitang mass murderer, narinig ko na yan sa bibig ni Laila Putakera. Okay, Laila, tama ba, Laila? Tama raw. Okay, sige. Narinig ko yan sa bibig nitong si Risa Hunteberos. Di ba? Okay, alam nyo naman yan. Narinig ko rin yan sa bibig nitong si Trillanes. Di ba? Okay, ngayon. Kaya, ito hong salitang mass murderer, ganun din ang sinasabi ng mga dilawan sa kasalukuyang presidente natin. Kaya, sagot naman itong si sinungaling na si Gascon, Jinggoy. Ito naman ay binulong sa akin ng mga igme. Alam mo si Mang Igme, kahit ang papano nanggugupit ho yan ng mga nakapiit sa nagupitan niya si Jinggoy. Siguro naman, hindi naman magsasalita ng ganito si Mang Igme. Kung hindi niya
na gupitan itong si Jinggoy. Ang sagot daw ni Gascon kay Jinggoy, atin-atin lang, huwag niyo sasabihin ha. Huwag niyo ikalat. Huwag niyo ikalat. Tayo-tayo lang. Jinggoy, hindi ko alam na nakakulong ka pala sa Kampo Krame. Tatlong taon nang kasama yung isang senador na si Bong, ngayon ko lang nalaman. Ngayon, di ba? Eh, may selective amnesia. Pag ang nakakulong hindi dilawan, eh, hindi ko matandaan. Pag ang nakakulong ay dilawan, may ito na yung sinasabi na selective amnesia, selective justice pa. Itong katangian ho ng mga dilawan. Eh, kumbaga, kung di pa kay Laila de Lima, nga naman, isang dilaw, kulay dilaw, tumakbong pagka-senator na sa ilalim ng bandera ng dilaw, eh, wala daw siyang kamuwang-muwang itong si Gascon na, eh, hindi. Walang kamuwang-muwang, nakakulong sila Jinggoy. Holy cow! Tatlong taon sa dyaryo, all over the news, nasaan ka ba, Gascon? Hello, may sariling mundo ka pa. Eh ngayon, sabi ni Mang Igme, hindi niya talaga matandaan. O, di selective amnesia. Eh ngayon, eh ba't nandyan siya? Eh, selective human rights para dun sa dilaw. Kaya, eto, hindi kasi nakaprogram kung kay para kay Jinggoy, ano. Jinggoy, kung nakikinig kang ito, or Senator Jinggoy, hindi ka nakaprogram ito sa isipan nitong si Gascon. Kasi, alam mo naman, may selective amnesia. May selective justice pa ang CHR.